Hello, I'm John. Ngayon, tuturuan ko kayong mag-laminate. Okay, quick info. What is modular cabinet? Para lang bago tayo magsimula, maintindihan nyo kung anong ibig sabihin ng modular cabinet. Bakit tinawag ito na modular? Okay, modular cabinet is yung parang a modern design, parang design of cabinet na hindi naka-attach dun sa isang cabinet. So parang module by module lang dating ng cabinet na to. Ito yung ibang tinatawag nila is yung collapsible. Ibig sabihin, kung sakaling kinabit mo ito ngayon sa bahay mo at ilipat ka ng ibang bahay, pwede mo magamit pa ulit yung cabinet ito kasi nadidismantle siya. Kasi nakascrew nga lang finish na itong, ang fix na itong modular na ito. So madalas, ang mga modular cabinet ay lang ginagamit ng mga hotel ngayon, ng mga condominium. Kasi mabilis siyang gawin at mabilis may kabit. At kung sakaling magpapalit sila, madali rin nilang mapapalitan ng mga cabinet nila. So ano-ano bang finish ng mga modular cabinet ngayon? So number one, Duco paint. Ayun yung pintura na parang ang finish niya is sasakyan ang itsura. Melamine, yun naman yung parang MDF board na particle, parang mga kusot yung laman ng kahoy. Kaso para sa akin, hindi kasi magandang gumamit nun. Kasi pag nabasa, kumakapal. Pero meron nga rin sila tinatawag na MDF ngayon na parang ano, na marinang gamit nila. Pero syempre hindi to, normally hindi namin siya ginagamit. So yung susunod na finish ng modular cabinet is melamine. Ayun yung parang laminated na siya, pero dahil nakakabit na siya sa kahoy agad, kaya tinawag na siya na melamine. Ngayon, maganda rin gumamit nun kaso dapat maayos ang panabas mo kasi nagsisiklat-siklat nga yun, nagbubungi-bungi yung finish niya. So kung pantay ang tabas mo, may mga bungi-bungi siya doon. So mahirap i-retouch. Ngayon, meron din natitawag na acrylic na finish ng modular cabinet. Ayun yung parang salamin. Talagang parang salamin ang itsura niya na high gloss kung tawagin. And last, yung formica. Ayun yung laminated na madalas na ginagamit. At maraming gumagamit ng kumpanya ngayon. Ang gamit nila is formica. Ayun ang pakita ko sa inyo kung paano gamitin yon. Bakit formica ang gagamitin natin? At bakit formica madalas namin ginagamit? Bukod sa mura to. Kasi ang MDF, pag binili mo yan, may kulay na. Pwedeng baliktaran o pwedeng one side lang. Ang presyo niya is parang twice or thrice dun sa presyo ng bibili ka ng plywood at saka ng isang laminate. Parang ganun ang presyo, ng difference ng presyo niya. So, kaya mas pinipili namin bumili ng plywood at bumili ng formica at kami na manually ang magkakabit ng formica para na laminate. Ngayon, saan ba nabibili itong mga laminate na to? Siyempre sa mga depo meron yan. Madalas sa mga depo lang meron ng mga laminate na yan. Pero iba-ibang brand. Ayaw magbanggit ko anong brand. Pero ako, ang ginagamit ko is Thailand na brand. Ayaw ko lang banggitin yung pangalan kasi wala namang sponsorship. So baka naman, pwede nyo ang sponsoran. Pero itong ginagamit ko, magandang klase to. Kasi ito kahit na matumba, yung pinaka laminate niya, hindi madaling mabasag. Ang haba, guys, ang haba nga pala ng isang laminate is kasing laki ng isang plywood. So pag bumili ka ng isang plywood, ganun kalaki din ang isang laminate na mabibili mo. So pag bumili ka ng isang plywood, automatic yan, dalawang laminate kasi baliktaran ang kakabit mo. Pero syempre, per cut ang gagawin natin. Tulad na ito, per cut. Okay, simula tayo. Ano-ano bang mga kailangan natin? Sa tools, kailangan ng kikil. Pero dapat yung flat ay nakailangan mo kikil. Kasi ito ang panabas mo sa formica. Then, martilyo para ma-press ng maayos at madikit ng maayos. Paleta at pandikit. Tapos, meron tayo ditong sample na laminate, cutted na to. Ano ba pinapuputol dito? Ang pinapuputol namin, pwedeng cutter na lang kung walang cutter. Pero kung meron kang table saw, pwede mo siya idaan sa table saw. May kita nyo sa mga ibang video namin, panoorin nyo kung paano kami nagka-cut na laminate. At isang kahoy sample na laminate natin. Ang tawag dito is plyboard. So, yan ang madalas namin gamitin lalo sa mga nakahang para magaan. Pero matibay din to.
sa pandikit, hindi kami gumagamit ng kulay pula. Hindi ako sabihin ng brand, pero alam niyo na yun. Kasi hindi siya ganun madikit at ang hirap niyang gamitin. Mas maganda yung kulay dilaw na rugby. So itong brand na to, hindi nyo to kilala siguro. So kasi may ilan na gumagawa. Alam nila to. So yun. Ayun na. So simulan na natin. Okay. Una, pagpatungin nyo para hindi kayo nalilito. Kunyari, marami kayong tinabas, marami kayong laminate. So pagpapatungin nyo, automatic yung kahoy na sa baba, ilaminate na sa ibaba para hindi kayo malito. So, ibig sabihin nun, yung laminate na yun para dito sa ilalim ng kahoy, hindi kayo malito. So una nyo lalaminatean, syempre, yung laminate. Una nyo rarugbyhan o didikitan, yung laminate. Laminate muna, lalagyan nyo ng bandikit. Siguraduhin nyo malinis. So, maglalagay kayo yung portion. Paano ba ang tamang paglalagay? Dapat na lahat ko nalalagyan nyo. Lahat nalalagyan nyo. So dapat ganyan. Kung medyo nahihirapan nyo sa pag-ganon, pag-ganon na ano na paleta, ito yung pahagod. Nahihirapan. Para sa mga nagsisimula. So dapat makapal-kapal kahit paano para madikit. Huwag nyo hayaang manipis lang ang dikit nyo. Tapos kung may sobra, lagay nyo sa kahoy. Yan, nalagyan na natin yung laminate. Kahoy naman. Buo din yung lalagyan yung buo. Dapat sigurado, ang importante dyan yung lahat ng dulo dapat meron. Importante, lahat ng dulo na parte ng kahoy meron. Para hindi siya umaangat at dinikit niya lang. Yung importante na lagyan niyo. Yan. Nalimutan ko sabihin na pag magka-cut ka, kunyari ang sukat ng kahoy mo is kunyari 20 cm by 30 cm. Dapat ang cut ng laminate mo is nasa 21 cm at saka 31 cm. Dapat may sobra ka lagi kahit na 1 cm lang. Kasi mahirap siyang i-dikit kapag kasaktuhan. Okay? So after nyo lagyan ng pandikit, patuyuin nyo. Makikita nyo naman kung paano siya matutuyo. So, depende sa weather yan. Kung sobrang init o ibibilib nyo sa araw, mabilis lang, mga 5 minutes. Pero, hindi naman, siguro mga 10 to 15 minutes para sa maging madikit siya. So, okay na. Tuyo na siya. Tandaan nyo, dapat walang dumi ha, kasi nababasag ang laminate kung may dumi. Pag ilalagay nyo siya, punta muna kayo sa kabilang part, sosobrahan nyo ng konti, tatansyahin nyo. Dapat parehas din kabilang dulo, sobra-sobra, sa dahan-dahan nyo lalagyan. At huwag nyo munang didiinan para hindi dumikit. At pag sigurado na kayo na covera nyo na lahat, tsaka nyo ilapag, tsaka nyo ngayon i-press. Dapat kung paano nyo siya binaba, ganun din nyo ipipress. Tapos, pupukpukin nyo, pero dapat hindi naman malakas. Dapat, kasi baka mabasag. Pag napukpuk nyo na, kaya nyo kailangan ng kikil, kasi ay nang, kita nyo, diba, sobra. Pero ito, hindi ko na kasi tinabas. Pero kahit konti lang, sobra basa at sobra. Pag hindi ka mahirapan laminate. So ito, itsura niya. Ngayon, tatabasin na natin siya. Paano? Simulan niyo muna sa gitna para hindi mahirap. Pababa, puro pababa, huwag pataas. Dapat may puwersa. Pwede rin pag ganito. Tapos, pag nakikil nyo na siya ng ganun, linisin nyo. At siguraduhin yung nakikil nyo bawat laminate.
Okay. Is na. Dapat sigurado kayong malinis. Wala kayong makikitang sobrang hindi nyo nakikil. Tapos tsaka nyo siya lilihain ulit. So yun ang magiging itsura niya. Pa-laminate na siya. Ito yung laminate. Ito yung may laminate. So hindi siya mahirap kabit. Ngayon, susunod ko turo siguro susunod na video ko kung paano naman siya lalagyan ng edging. Yung maayos na edging. Hindi yung basta lang kinabit. Ito yung makakapal na edging. Hindi kasi kami gumagamit ng manipis na edge band. So again, nagamit namin makakapal na edge band para matibay talaga. Hindi siya madaling matuklap. Saka pang professional talaga at binabayaran ng malaki. Sa gawa yan. So yun, ito ng finished product. So, ang proseso niyan is ganun. Lahat ng cabinet na gagawin nyo, una nyo lalaminatean lagi dyan yung loob. Kung anong kulay ng loob nyo, lalaminatean nyo na yun. Tapos pag nalaminatean nyo na yung buong loob, pwede nyo sa assemble-in. And then, tsaka nyo ngayon ilalaminate yung labas para hindi nakikita yung screw nakatago. So, yun ang sekreto. Tinuro ko na ha. Marami kasi nage-request. Okay? So, thank you. At hanggang sa mga susunod video pa natin. Pati kung may mga question kayo at kung may mga gusto kayo malaman pa, comment na lang para at least makagawa ako ng video at maturo ko sa inyo. Basta siguro susunod na video ko is yung pag-e-edgeman naman. And then siguro kung paano mag-assemble. Kasi isa-isayin natin para matuto rin kayo mga nanonood. So, salamat. At muli, patuloy na i-like at subscribe nyo ako para at least marami kayo matutunan sa akin. Salamat!